Difficult roads often lead to beautiful destinations. Ito ang pagsubok na sinumok ng aming team sa 2 oras sa paglalakbay, masaksihan lamang ang kalagayan ng ating IP learners sa Barangay Tamadang, Kiamba, Sarangani Province. Isa ang 18 taong gulang ni si J.N. Ginang sa mga mag-aaral na naglalakbay ng 5 bundok upang makapag-aral sa Falil Quisbong Integrated School. Sa taong ito, siya ay nasa 10th baitang at patuloy na nag-aaral sa kabila ng pandemya. Umaabot ng 3 kilometro ang layo ng nilalakad ni J.N. araw-araw upang makapag-aral bago pang pandemya. Ngayon, sa modular distance learning, ang paglalakbay ni J.N. ay ginagawa na lamang ng 1 beses sa 1 linggo. 4:00 na umaga kung gumising ang dalaga upang makapaghanda sa kaniyang paglalakbay na mahigit kumulang 2 oras patungo sa paaralan. Kanadiyo, tumplano mo butik 4:00. Diba na yun nag-fap mo module? Narasano mo dyan mga di. Anigwa mo pangarap mo. Bene yung buhay mo. Kailangan mo dyan mga module mo. Balok ka mulo na nalanas. Ani mo ganang kanadi mo niyan. Mao, interesaduhan ang mga di daw. Balok pobre mo niyan. Warang mo kapastuwali. Mga di. Anto sa dyan ma magamastu ko, balo lisunan buhay mo. Mulay ko mayo alas na binas 4 kulay, ani manin gabot adini. Sala ako kaptuali ho, ani ako makifu kay warag ula, maulan. Tapos, ani ko tobong utuha ho niin. Usaha, ifan abod, gabagbahay kaptuali ho, makalaga ko. Budma ho. Kuno yon kamdang kanadi unen. Ako si Roger Ginang, isa ka mag-uuma. Nagkatanong og baka og lubi. Ang gusto nako sila, di sila mag-uyab-uyab. Mag-iskula sa tarong. Malapuson nila sa pag-iskula. Ay magkurso kung akong gusto sila. Ayon kay J.N., hindi naging hadlang bagkos ay nagbigay tulong ang pandemya sa kanya upang mabigyang daan ang pag-aaral sa kanilang tahanan sa oras na maaari niya itong isagawa. Sa ganitong paraan, nakakapag-aral na siya, nakakatulong pa siya sa kanyang mga magulang sa pagsasaka. Sa kabilang banda, napagbigay alam ng tagapayo ni J.N. na maayos at mahusay ang kanyang mga marka sa modular distance learning. Dagdag pa ng kanyang tagapayo, mas naging inspirado si J.N. sa pag-aaral sa panahon ngayon sapagkat simula noong magsimula ang taong pamparalan, hindi pa siya nahuli o nakaliban sa pagkuha at pagsasauli ng mga modules. With regards sa academic performance ni J.N., okay naman, satisfactory ang kanyang grades. And what I admire the most about her is yung kanyang passion na matuto and yung determination na makapagtapos ng pag-aaral na kahit napakalayo ng bahay nila from school, kailangan lakarin for almost 2 hours, is hindi siya pumapali sa pagkuha and pag-submit ng kanyang mga modules. Yung mga kagaya yung dapat tularan and kudos sa mga batang katulad niya. Sa Falil Quisbong Integrated School, sinisigurado natin na ang mga bata ay mabigyan ng kalidad na edukasyon. Kaagapay ang DepEd Sarangani, gumagawa tayo ng contextualized last tabali upang ang ating mga kabataan ay mas maintindihan nila ang kanilang leksyon. Sa aming paaralan, walang batang tabali ang naiiwan sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Napatunayan ni J.N. at ng kanyang mga kalapit-purok na mayroong positibong pangyayari na naidudulot ang pandemya. Bagkos, ito ay maaaring maging inspirasyon sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagpapatuloy ng edukasyon. Ito ang kwento mula sa Kiamba 2 District. Ako si Ayan Roy Videyanan para sa DepEd Sarangani Insider, Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan.